Hello guys, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, ang aga na naman natin for episode 32 of Maria Clara at Ibarra. Ang daming magagandang nagaganap na talaga sa teleserye na to. At ako'y super excited, so panoorin na natin. Lamang ay lagip ng aking mga mata ang iyong pagluha sa harana ni Crisostom. Hindi ako bulag. Nahulog na ba ang iyong loob sa aking kaibigan? Hindi, fake news yan. Mas makakabuti kay Clay kung nasa poder siya ng mga kababaihan na kagaya niya. Nang sa gayon ay mas maprotektahan at mas maalagaan siya. Umapayag na ako sa iyong kahilinga na dito na muna manilaan sa inyo sa binibinta. Hindi po ako titira sa kanya. Miss Clay, ginagawa lamang ito ni Maria Clara para sa iyong ikabubuti. Ayaw mo ba yun? Hindi po ako aalis dito. I'm staying right here and that's my final answer. Hindi mo ba pagsisisihan ang iyong desisyon? Hindi mo kilala ang babaeng iyon. Hindi mo alam kung saan siya galing o kung anong pake niya. Sa tingin ko ay ito na ang pagkakataon para makilala ko siya na mabuti. May mga gawain at gawi ang bayang ito na tataliwas kung ipagpapatuloy mo ang pagtira dito. Lalo na't ikaw ay babae, ako naman ay lalaki, at hindi tayo magkaano-ano. Yan yung main reason. Fine, umapayag na ako. May bad feeling talaga ako dito. Hindi ako bagay dito. Buenas tardes. Inihatid ko lamang si Miss Clyde dito at inihahabi din ko na sa sayo. Bienvenido a nuestra casa, Clyde. Dali ng Spanish to Julie. Maria Clara, maraming salamat sa pagkupkup kay Miss Clyde. Ngayon na hindi na ako nangangamba dahil alam kong nasa mabuti na siyang mga kamay. Bueno, ako'y mauna na. Dahil meron pa akong mga kailangan na sikasuhin. Aalis ka na? Oo. Dahil aasikasuhin ko pa ang paaralan. Maria Clara, kay Isabel, mauna na po ako. Bueno, adios. Adios. Hari naway, magustuhan mo rito sa amin. Katulad na, panunulugan mo kay Crisostomo. Looking forward po. Ano sabi mo? English. Walang nag-i-English dito. Strict. Wala pa. Ako po ay nagagalak tumira dito. Handeng? Handeng, por favor? Pakihatid mo si Clay sa kanyang kwarto. Clay, magpahinga ka muna. Mamaya ay ililibot kita sa bahay. Ililibot siya para malaman niya yung mga lugar dyan. Hindi ko talaga maunawaan kung ano talaga galak mo sa babaeng yan. May pakiramdam ako sa kanya. Kakaiba. Kakaiba siya. Hindi siya napapagay sa atin. Mas mabuti po na kilalanin muna natin si Clay. At saka tayo magpasya kung nababagay ba siya o nararapat para sa atin. Ang bait ni ano, Maria Clara. Ganda ng kwarto nila dati. May mga kurtina-kurtina. Case of emergency, sa bintana ulit ako nata. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Dinalang ka namin ng galyeta sa tsokolate. Whoa. Hindi ko kasi alam kung anong paborito mo. Nasa ko sinalamang ako kung kailangan niyo ko. Salamat, Anay. Salamat, ma'am. Senyorita. Huwag na akong tawagin, senyorita. Masyadong formal ang tunog. Maria Clara na lamang. Katukay.
i-drop me ang operation para dalhin ako ulit sa mental. Ingo, nausap ko ng arkitekto at pagsapit ng hapon, ay maaaring na kayo magkita sa bukid upang mapaliwanag niya sa iyo ang mga plano. Mabuti kung gayon. Gracias, amigo. Ang anuman, amigo. Bakit ganun, amigo? Bakit may kakaiba rito? Paanong kakaiba? Parang tahitahimik. Naano po si Clay eh. Marahil, dahil wala na si Miss Clay. Ayun na nga. Wala nang naingay dito. Nasa tuwing dumarating ako dito, amigo, otak ng bibig na binibining Clay ang siyang sumasalubong sa akin. Nakakapanibago nga nang umalis siya. Nasanay na ako sa kanyang presensya dito. Ngunit mas mainam na ngayon na nasa pangangalaga na siya ni Maria Clara. Kasi, tienes razón. Dahil sakit lamang sa ulo ang binibigay ni Binibining Clay. Kaya mas mainam na rin na nasa poder siya ni Maria Clara upang matunan niya ang tamang kilos ng isang matintimang dalaga. Hindi pangkaraniwan si Miss Clay at palabiro lamang siya, ngunit magana naman sa pakiramdam tuwing siya ay kasama. Ngunit amigo, ngayon na nasa poder na siya ni Maria Clara, ay magiging magaan din kaya ang pakiramdam niya kay Binibining Clay? Yun lang. Kamusta naman ang kwarto mo? Hindi ba masyadong maliit? Hindi, laki mo eh. Laki nga. Mas malaki pa sa kwarto ko. Sa bahay ni Crisosto mo? Sa bahay namin. Sa pinagalingan ko. Teka, saan ka ba, Clay? Saan ka talaga nanggaling? Ako po ay taga probinsya. Bulacan. Bulacan. Sa liblib na bahagi ng... Madalas kaming bumisita ng papa sa Nuestra Senora de la Asunción. Napakaganda. Nakapunta ka na ba doon? Hindi kasi ako relihiyoso. Babaeng hindi relihiyoso. Ngunit, ang iyong pangalan, hindi ba katulad ko ay kinuha rin kay Santa Clara? Na, bakit nga ba Maria Clara pinangalan ka sa akin? Sa totoo lang, boomer na boomer. Kasi nga, di ba, yun ang gusto ng lola mo. Sumalangit na wa ang kaluluwa ni Piloso Pangtasya na Rizalista. Saan ang kanggagaling, Clay? Katanong yung buong pangalan. Maria Clara Infantes. Hindi may kukubli. Eres na to kayo. Oo, kato kayo. Mayroon pa akong isang katanungan na umabagabag sa akin. Ano po yun? Bakit kay Crisostomo ka nagpatulong at hindi sa kapwa babae? Pagkagaling ko kasi sa inyo, si Sir Ibarra na agad ang una kong nakita. Kaya siya yung nilapitan ko. Eh, dahil mabait siya, tinulungan niya ako agad. Ngunit, kung lumapit ka sa kapwa babae, ay tiyak ko maraming tutulong sa'yo. Bakit hindi ka na lamang bumalik ng biyaterio? Nang sa gayon ay natulungan pa kita. Kasi naman, narinig ko yung usapan niyo.
Dadalig mo ako sa ospisyo, hindi naman ako baliw. Pasensya ka na. Natakot kita. Akala ko kasi ay kailangan mong masuri. Kaya, doon ko naisip na dalhin ka. Pero nagkamali ako. Ngunit sa iyong palagay ay hindi ka pa rin dapat tumira sa bahay ni Crisostomo. Lalo na't puro palalaki doon. Ano po bang mali doon? Ang isang solterang katulad mo ay hindi nararapat na tumira sa bahay ng lalaki. Lalo na't hindi pa kayo kasal o hindi kayo magkadugo. Walang live-in dati. Hindi ba yung tinuro sa Beaterio? Ay, hindi ko po alam yung Beaterio. Kaya pala marami ka pang hindi nalalaman. Sadyang marami ka pang kailangan matutunan dito kayo. Pero ako nang bahala sa'yo. Ibabahagi ko sa'yo lahat ng mga tamang gawain ng isang babaeng may mabuting asa. Tuturuan siya. Magandang asal ng babae. Bakit? Ano bang ginawa ko? Tumira lang naman ako sa poder ng lalaki. Hindi naman dapat big deal yun eh. Ay, naku. Grabe. Iba pala talaga noon. Hindi pa uso ang women's liberation movement, feminism, and equal rights. Ay! Ako nang bahala dyan. Tapos na ba yung siesta? Ay, hindi. Hindi ako natutulog sa hapon eh. Hmm? Ako na dito. Sige na, ano, ayusin ko ba ba to? Ako na, ako nang bahala dito. Maupo ka na lang buti. Hmm. Oh, sige. Ang bait niya, Ding-Ding. Nabuburyo ko dun sa kwarto. Wala naman akong magawa dun. Walang cellphone. Ay, asan na nga pala si Senyorita Maria Clara? Marahil ay nasa siesta pa rin. Winning in life. Bongga. May sinasabi ka? Wala, wala. Sigurado ka ba hindi mo kailangan ng tulong dyan? Hindi, kaya ko na. Kay? Ay! Senyorita, kay Maria Clara. May ipag-uutos po ba kayo? Pari mo ba akong samahan sa oratorio? Sige po. Saan yun? Oratorio? Malayo ba dito yun? Di niya. Magdadasal. Yan yung oratorio pala ang tawag dyan. Bongga. Simbahan kayo sa bahay. Simbahan. Ah, ano pong gagawin natin dito? Ipapalinis niyo po ba sa akin to? Hindi. Magdarasal tayo. Madasalin si Mara Clara. Tuwing hapon ay nagdarasal ako dito. Ikaw ba ay nagdarasal araw-araw? Ay, hindi po masyado. Dapat ang isang babae ay marunong magdasal. Halika, samahan mo ako. Magno-novena tayo. Novena? Haba yun, di ba? Reklamador! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur, nomen tuum, adveniat regnum tuum. Latin! Fiat voluntas tua. Hindi siya marunong. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Anong dasal yan? Our Father po,
Ano namin? Anong lingwahe yan? English. Yun lang kasi na-memorize ko eh. Oh my gosh! Maro sa'yo ka mag-English. Ngunit, saan mo natutunan yan kung hindi sa Beater? Ano ka? Sa school. Ah, sa paaralan. Paaralan? Paaralan para sa mga kababaihan? Dito sa atin? Wala kasi nung dati. Ay, lamang ako nakarinig ng ganyan. Paano po kayo natututo kung hindi kayo pumapasok sa paaralan? Para sa mga kalalakihan lamang iyon. Para sa mga kababaihan, pagkatapos nilang lumabas ng biyaterio, ay kailangan nilang matuto ng mga gawaing bahay na mga mabubuting asal. Nang sa gayon ay maihanda nilang kanilang mga sarili para pagsilbihan ng kanilang mga mapapangasawa. Ganun? Hmm? Aalma yan si Clay. Naintindihan ko naman po, dapat naman talagang matutunan yung mga magagandang asal, gawain bahay, pero para sa mapapangasawa? Para sa lalaki? Oo. Oh. Eh, hindi po ba dapat tayong mga babae ay hindi lang nabubuhay para sa mga lalaki? Kung hindi para sa kanilang mapapangasawa, ay para pagsilbihan ng Panginoong Diyos sa kumbento. Okay. Grabe, ibang-iba dati. Pero yun na po yun, wala nang ibang option. Kasi, di ba, dapat tayong mga babae, kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Di ba? Kaya nating tuparin ang mga pangarap natin. Pumunta tayo kahit saan natin gustong pumunta. At lahat ng yun, masisimulan natin pag-aralan at matutunan pag pumasok tayo sa school. Ang ganda nito. Sa paaralan. Diyos niya. Yung old and new, nag-usap sila. Diyan mo makita yung diferensya eh, ng dati at ngayon. Sorry. Nawirduhan si Maria Clara. Si Ibarra. Mahusay. At ang palaruan na nais nyo. Sa oras na maayos na ang mga papeles at makuha ko na ang sapat na pondo ay masisimulan na natin ang pagpapatayo ng eskwelahan. Kung gayon, sa lalong madaling panahon. Panahon na para magkaroon ng eskwelahan dito sa San Diego na para sa lahat. Para maisulong na rin ang layunin na mapuksa ang kamangmangan dito sa ating bayan. Ito rin ay matagal nang hinahangad ng aking ama. Maganda ang hangarin ninyo, Senyor. Sana ay maasahan natin ang kura na ibigay niya ang kanyang suporta sa inyong nais. Yun lang. Ngunit bakit niya naman ito tututulan? Katulad ng sinabi ninyo ay maganda nga ang hangarin ng ating eskwelahan. Ayun, Senyor, ang kura. Si Salvi. Dios os bendiga. Nagbabait-baitan ka na naman, Salty. Gigil ako. At sino ang kausap ni Ginoong Kristos? Ang arkitekto, Padre. Arkitekto. Itutuloy pala ni Ibarra ang pagpapatayo ng kanyang eskwela. Pareha silang ambisyoso ni Don Rafael. At katulad ng kanyang nasirang ama, hindi siya magtatagumpay.
Kinakarma ka na nga, ganyan pa yung utak mo. Walang bueno. Ka. Vamos, Renato. Inuubo na siya eh, di ba? Bait-baitan tong ano to, plastic na to. Bakit naman ganun yung karakter ng Maria Clara? Parang hindi siya happy sa idea ng school para sa mga kababaihan. Di ba niya naiintindihan? Siya rin ang magbe-benefit doon. Ay, nako, si Maria Clara, hindi lang sa pananamit conservative, pati mindset. Ay, yun na mo si Madam. Kapagdasalin na naman ako nun. Si Madam yung tawag niya. Magtutulog-tulogan siya. Clay? Hoy! Babo yung tulog niya, yun. Lo siento. Hindi pa mabaa yung snore niya. Wizard. Dagi. Aliw yung karakter ng Clay talaga eh. Pwede bang dito na lang ako sa kwarto hanggang sa matapos yung kwento? Oh Lord. Bakit ako kasi dito ko tinga po ni Ibarra? Nakalimutan ko na agad yung mga pangalan ng kaibigan ni Maria Clara. Sina Victoria, Iday, Sinang, at Neneng. Iday, Neneng. Mm-hmm. Madalas ba sila dito? Sinang, Neneng. Oo. Dito sila nagtitipon tuwing hapon. May event ba? Bakit base na base sila? Rarampa lang naman ang itsura. Kala mo attend ng ball. Kung tungkol sa kung bakit sila base na bihes, nais nila na lagi silang presentable, lalo pa't nakikita sila ng ibang tao. Gets ko naman yun. At least, no, dati ganun pala. Kasi, halos buong araw natin inayusan si Maria Clara kanina. Tapos para dito lang, effort, artista. Es verdad. Di ka nga nagbibiro, kasakasama mo nga ang babaeng Ibarra. Sinang, kaibigan lamang daw siya ni Crismusto mo. Sunsolo amigos. Sulsol yung mga kaibigan kahit niya. Kahit pa. Lalo na't Nestita de Sanglay, yung Clay. Oh, maganda daw yung Clay. At kasama sa bahay. Lolo. Sige siya, Dararo. At alam niyo ba kung ano pa ang kakaiba sa kanya? Hindi siya marunong magdobena. Pero sabi hablar Ingles. En serio? De verdad? Totoo bang yung sinasabi, amiga? Impresionante. Que raro. Nakamamangha. Pambihirang babae siyang tunay. Kakaiba ang kanyang mga gawi at pag-iisip. No lo puedo explicar. Pero kakaiba. Ang galing na mag-Spanish! Para kaming may alagang masahol na hayop sa bahay. Masahol na hayop. Hindi siya nagpapaamo. Grabe naman yung tiya. Su comportamiento no es refinado. Galing mag-Spanish. Pwede kung hindi ka sanay sa gawin ng mga kababaihan katulad nila dito sa ating bayan, Binibini. Eh, kasi hindi ko pa rin kabisado ang mga babae dito. So, hindi ko sure kung same kami ng wavelengths. Mga mukha pa naman silang sorority girls nung sa unang panahon. Papanood ko yan sa movies. Ilulure ka muna nila, i-friend ka nila, sabihin nila, "Oh, nice skirt, where did you get it?" O tapos pag friends na kayo, papahiyain ka. Oh my gosh. Saan ba talaga siya galing? Ang sabi niya ay sa Bulacan. Bulacan?
Tila wala naman nagtuturo ng English doon. Ay, baka madunong lang talaga siya. O baka tulad ni Crisostomo, mahilig siya magbasa ng libro. Hindi kaya? Katekismo ang dapat na binabasa ng isang babae. Paano niyang papaglilingkuran ang Diyos kung ano-ano ang inuunan niya? Santa Maria, ano bang klaseng babae yan? Ang baba ng tingin sa kanya ni Tia. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit, hindi siya pangkaraniwang babae. Hindi siya katulad natin. Kaya mag-iingat ka, Maria. Hindi mo kilala kung sino kinakasama mo. Ang naunawaan ko lang sa dami ng iyong sinabi ay hindi mo kabisado ang gawin ng mga kababaihang tulad nila. Nakakapagtaka na hindi mo alam dahil kawangis mo ang mistisang tulad nila. Ay, naku. Oo. Kakulay ko ang balat nila. Pero hindi nila ako katulad. Iba ako. Baka bagong mareklara. Kung naiiba ka, dapat marunong kang makisama. May point siya, Deng. Oh, sabay back out niya. Hello? Oh my God! Ang galing! Rosas po? Rosas? Gumamela? Nome Olvides. Tenyor, ako po ba'y isusumbong niyo sa kura? Anong klaseng babae yan? This oras ng gabi, wala ka pa rin sa bahay. Hindi kaya siya ay lumisan? Hindi kaya siya lumayas? Hello? Ano kayang tinatagong lihim ng nilalang na yun? Maria, Andrew, dapat siyang matutong lumugar at rumispeto. Isa ka bang tulisanes o nabibilang sa mga mujeres libres? Sa tingin ko naman po, nasa wastong edad na ako para gawin kung ano gusto kong gawin. Dapat dyan ay turuan ng leksyon. Hala! Kabang-abang yung mga mangyayari pa. Oh my gosh! Oh, ayan. Kaabang-abang talaga. Bukas, abangan natin yung episode 33. And ang daming aral, ang dami ko natutunan ngayon. Alam ko kayo din. So, salamat guys sa panonood kasama ako. And once again, kita-kits tayo bukas. And ganun pa rin. Same time pa rin siguro yung pag-upload ko. Medyo maaga tayo ngayon. So, ayun. Salamat. Bye!